guys! Welcome back sa aking channel. It's been a long, long time na hindi ako nag-upload ng video dahil wala naman akong maisip na i-upload or content. So, naisipan kong gumawa ng video regarding dun sa isa kong video na marami pa rin nagtatanong and marami pa rin nanonood. Yun ay yung kung paano gamutin ang vaginal yeast infection. So, maraming nanonood nun and marami pa rin nagtatanong. Yun ay yung gamot na natural remedy para dun sa ating vaginal yeast infection. Okay, so ito'y update lang dun sa aking video na yun. And alam nyo ba na meron ding gamot na nabibili sa butika para dun sa ating vaginal yeast infection. So, dati, nagamot ko na yung aking vaginal yeast infection. Ang ginamit ko lamang ay yung natural remedy, yung bawang remedy. So, kung gusto nyo malaman kung paano gamitin ang natural na gamot or home remedies, yun nga yung tinatawag na bawang remedies, meron ako video kung paano gawin yun. And maraming nanood nun and maraming nakapagpatunay na sila ay nagamot or gumaling dun sa remedy na yun. So, kung gusto nyo malaman kung paano gawin yun, just keep on watching this. Sa isa kong video, ilalagay ko nila siguro dito kung yung video nyo yun para madali nyo mapanood. Huwag nyo ikahiya na nararamdaman nyo yun dahil yun ay normal para sa ating mga kababaihan, lalo na kapag tayo ay gumagamit ng mga maling sabon para doon, yun ay nagko-cause ng vaginal yeast infection. And minsan din ay irritate tayo sa mga ginagamit nating panty liner or yung ating mga ginagamit na napkin. So, yun yung nagko-cause ng vaginal yeast infection. So, recently lang, naranasan ko ulit yung pangati sa ating down there. And hindi ko muna sinubukan yung aking dating ginamit na bawang remedy. So, naisip ko lang na bakit kaya hindi ko subukan gumamit ng ibang gamot, which is yung ang nabibili sa mga mercury, sa mga butika. Nagkataon naman na meron akong gamot dito sa mga para sa mga baby, sa mga rashes sa diaper, sa mga katikati. And binasa ko yung kanyang mga kiniklaim na pwedeng makagamot gamit yung gamot na yon. So ito yon. At dahil nga ako ay mayroong baby, so meron ako mga gamot para sa mga rashes sa diaper, sa mga katikati. And alam nyo ba na itong Calmosiptin cream ay pwede ring igamot sa vaginal yeast infection? Yes, nakakagamot siya dahil ako mismo ay natulungan nito. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan, ganyan yung itsura niya. Meron siyang maliit lang. Ganyan lang siya kalaki. Sachet lang siya, pero merong mas malaki. Okay, paano ko na lamang nakakagamot ito? Dahil binasa ko yung nasa likod, ito binasa ko. And babasahin ko sa inyo yung kiniklaim niya. Ito daw ay nakaka-moisturize ng balat and napiprevent nito yung kanyang pagka-dry. And nakakatulong din daw ito sa diaper rashes, sa mga minor burns, at sa mga pag ikaw ay nahiwa. Ayan, tapos pa ikaw ay may allergy, yung minsan may mga pantal-pantal ka, nakakagamot din daw ito. At saka yung mga insect bites, yung mga lamok-lamok na yan, yung mga langgam, pag kinagat ang iyong baby, ay nakakatulong ito para mapabilis na gumaling. Ito daw ay nakakagamot din sa kapag meron kang nai-irritate yung skin mo, tulad ng mga yun nga sa diaper rashes ng baby. Pero efektibo din ito sa matanda, guys, kasi ako mismo napatunayan ko yun. Ayan, sa kapag merong kang bungang araw, pwede din daw itong igamot. Kapag merong kang sugat, merong kang nakalagay dito fistula drainage. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung parang nasa ating private area din, yung fistula drainage. Nakakagamot din daw ito. At ito na, kaya talagang sinubukan ko ito na testingin kung ito nga ay pwede sa ating down there. Nakalagay dito is fungus infection. So, naisip ko, ano kaya kung itry ko ito? And alam nyo ba, guys? One time ko palang siyang ginamit, talagang gumaan na yung pakiramdam ko, guminhawa na yung pakiramdam ko, hindi ko na nararamdaman yung pangangati niya. One time ko pala siyang ginamit, gumaling na yung pangangati sa aking down there. Kaya, ano pa yung mga iniki-claim nito?
Basta yung mga nakalagay din dito yung discomfort and itchy, ibig sabihin yung talagang pag nangangati ka, ay pwede daw itong ayan. It, napakamura lang nito, guys. Parang, kung hindi ako nagkakamali, mga 29 to 30 pesos lang ito sa Mercury. Kaya naman, nagkameron ako ng ganito ay reseta ito sa akin ng Pedia nung ala ko, nung dinala ko siya sa Pedia dahil meron siyang rashes. And ito yung inreseta niya. Pero, nakakabili din ito ng walang reseta ng doktor. Okay? So, pwede niyo siyang subukan and pwede kayong bumili sa Mercury and itry nyo. Hindi lang dun para sa mga nangangati ang down there. Pwede rin ito sa mga allergic, sa mga makakati, sa may mga rashes, sa may bungang araw. At pwede din daw ito sa acne. Ibig sabihin sa mga pimples, pwede rin. Ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo na nakapagpagaling sa aking pangangati. So, meron ng maraming pwedeng igamot sa vaginal yeast infection. And isa na nga ito dun. Isa na yung calmositin cream na panggamot sa pangangatis ating down there. And inuulit ko, guys, huwag kayong mahiya na i-share or magtanong kung ano yung pwedeng gamot para sa pangangatis ng down there dahil yun ay napaka-normal. Hindi yun, kumbaga, ay hindi ka kadidirian or hindi ka pagtatawanan. Dahil kahit sinong babae naman, pwedeng makaranas nun. And hindi naman yun, guys, sakit na parang nakuha mo sa, like, for example, nakuha mo sa pakipagtalik, ganyan. Hindi siya doon nakukuha. Nakukuha siya minsan sa ating hormones, nagbabago yung ating hormones. And tulad nga na sabi ko, nagkakaroon tayo ng irritate sa mga ginagamit ating product or doon sa mga tulad ng feminine wash, yung ating mga panty liner, at saka kapag tayo ay naglalagay ng fabric conditioner sa ating underwear, yun din yung nagkukos kung bakit nangangati ang ating down there. So, dapat mild lang yung mga ginagamit natin sa ating down there, tulad ng mga sabon na mga mild. Yung ibig ko sabihin na hindi siya mababango. I hope may natutunan kayo and natulungan ko kayo na gamutin ang inyong nangangating down there, okay? So, bumili lang kayo sa Mercury or sa butika ng Calmositin para naman maibsan ang inyong pangangati at maginhawahan kayo at mawala na ang inyong pangangati, okay? So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!